Consort, ako po si Kuya Billy at sa video na to, papakita ko sa inyo yung ating bagong-bago na AR1002D+. Ito po ay Digital Movie Music Receiver. Bago natin simulan ang video na to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video upload. Ito po ay 5.2 channel, 100 watts per channel. Meron siyang USB input, Bluetooth, auxiliary input. Meron din siyang tatlong HDMI input. At syempre, meron siyang isang HDMI output. Meron na rin po itong optical input at saka coaxial input. Kung gusto nyo naman gumamit ng pang video, okay, meron siyang dalawang microphone input. At syempre, meron na rin siyang sub out para sa active at passive connection. Meron din siyang DSP or yung ating preset equalizer at remote control. So tara, papakita ko sa inyo na malapitan itong ating AR1002T+. Okay, so papakita ko sa inyo na malapitan itong ating AR1002D+. Siyempre dito mga ka-concert, makikita natin yung ating power button. Ito naman ay para doon sa ating mic volume. So dito sa mismong unit natin, makikita natin may mga buttons din tayo rito. Pero lahat ito mga ka-concert, makikita nyo rin dun sa kanyang remote control. So sa input natin, meron tayo dyang DVD tsaka CD. Ito yung sa ating mga input. Mamaya papakita ko sa inyo sa likod kung ano yung mga input pa natin maliban doon sa mga nabanggit natin kanina. So USB, Bluetooth, HDMI 2, 3. Kasi meron na nga tayong tatlong HDMI input. So, ang importante lang naman dito mga ka-concert, kung saan ka nag-input, dapat doon natin i-select. Doon natin i-select yung ating mode. Then, dito naman, previous, play pause button, next, tone control. Yan, i-adjust natin yung tone control natin. Pindutin lang natin, treble. Tapos, dito sa volume, dito natin siya i-adjust. Sa bass, ganun din. Sa channel level, yan, bawat speaker natin o doon sa bawat channel natin, pwede natin i-adjust yung kanyang volume. Dito naman sa ating channel mode, dito natin pipiliin kung tayo naman ay naka 5.1 or 5.2 channel. Etong FBX naman, para naman to doon sa ating microphone or ito yung feedback reducer natin. Sa baba naman, dito natin makikita yung USB input. Dito sa ating AR1002D+, kailangan i-select natin sa input kung gagamit tayo ng USB. Kasi kadalasan doon sa ating mga amplifier, di ba, automatic na siya na magpe-play pag saksak ng USB. So dito, lagay natin yung USB at make sure lang natin na nakaselect tayo doon sa USB mode. Dito naman sa ating volume, i-adjust natin dito yung volume or yung kanina nabanggit nga natin doon sa tone control. At yung microphone input. Meron tayo ditong dalawa para sa mga mahilig mag-video, okay. Ngayon naman, papakita ko naman sa inyo yung likod para mas makita natin kung ano ba nga yung mga input at output na meron tayo rito sa AR1002D+. So, ito na yung likod ng ating AR1002D+. Dito naman makikita natin yung mga HDMI input. Meron tayo dyang tatlo. Make sure lang ka-concert na kung saang input kayo naglagay, halimbawa HDMI 1, dun sa input natin, dapat naka-HDMI 1 yung na-select natin. Ito naman ay para sa output, HDMI output. Hindi siya input ha, output po siya. Ito naman sa ating optical input at coaxial input. So dito naman tayo sa ibaba, mga input din ito. Ito, DVD. Ito yung sa video okay player. Para kung may mga MIDI player kayo na gagamitin, pwede nyong ilagay dito. At yung ating auxiliary input. Ito naman yung para sa ating 5.1 channel na mga input. Meron tayo dyang FL, SL at saka yung ating center. So ito naman ay output naman to para dun sa ating subwoofer. Pwede kayo maglagay dito ng dalawang active subwoofer. Sa ating speaker, pwede tayong maglagay dito ng 6 to 16 ohms. Yan, pare-pares yan sa front, sa center, surround, at yung ating subwoofer. Paalala lang mga ka-concert ha,
100 watts per channel lang ang pwede nating ilagay dito sa ating mga speaker. So ito yung ating surround. Yan, meron tayo dyan dalawa. Yung center, yung ating sa front, pareha siya may left and right. At passive connection naman para sa ating subwoofer. Ito, meron din tayo rito ang outlet na pwede kang magsaksak dito up to 200 watts lang makaka-concert. So ano ba yung mga pwede nating ilagay dito? Kung meron kayong mga MIDI player, DVD player, pwede natin isaksak dito sa ating receiver para hindi tayo masyadong maraming wire. Abangan nyo rin mga ka-concert yung susunod nating video na i-upload dito para naman sa connection ng ating AR1002D Plus sa speaker at sa mga subwoofer natin. So abangan nyo yan mga ka-concert. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-message din sa ating Facebook page, Concert Philippines. I-like at i-follow nyo na rin po yan para lagi kayo updated sa mga bagong kaganapan ni Concert. At kung may mga question pa kayo, pwede rin po kayo mag-comment dito sa ating YouTube channel. Syempre, yung ating TikTok account, i-follow nyo na rin po kami, Concert Philippines. Maraming salamat sa panonood mga ka-concert. Kita-kits po tayo next video. Bye!